Hello po, good morning sa inyong lahat. Ngayong umagang ito ay mayroon pong recipe na ipapakita sa inyo si Mama Yeps. Mama Yeps, ano po ang iyong recipe? Ang recipe po natin ngayon ay tinatawag na patutin. Isa po itong sikat na luto ng mga Bisaya. Yung patutin po, galing po sa salita na pato. Yung ibig sabihin ay duck. So, ito na po yung ating mga ingredients. Ngayon po, dahil wala po akong mahanap na pato dito sa lugar namin or walang mabilhan, ang gagamitin po natin ay yung native na manok. Sunod po ay bawang, sibuyas, dahon ng sibuyas, red and green bell peppers, tanglad, asin, paminta, seasoning, sabaw ng buko, pineapple, Sprite, soy sauce, at saka cooking oil. Ngayon po, ang una po nating gagawin ay titimplahan po muna natin itong ating karne ng manok or yung karne ng pato. Pagpato po yung gabitin natin. So, lalagyan ko po siya ng kunting seasoning para may lasa po yung loob ng ating manok. Ayan. Imamassage lang po natin sa loob para talagang manunuot po yung lasa. Pagkatapos po, ay lalagyan po natin itong ating paminta. At saka konting asin. Ayan. Ngayon, pwede na nating ilagay itong ating bawang. So, bali itong bawang natin, hahatiin po natin siya. Ayan. Yung kalahati po ay igigisa po natin mamaya para talagang malasa po yung ating manok. Tapos, pati rin po itong ating sibuyas. Yan, ilagay po natin dito sa loob. Yung kalahati. Ngayon, lalagyan na po natin itong ating tanglad. Yan, ipasok po natin sa loob. Tapos lagyan din po natin itong ating dahon ng sibuyas. Yan, ubusin ko po to lahat. Pero kung may ano po kayo, karni ng pato na mabibilhan, mas masarap po pag yung karni ng pato yung gamitin nyo dahil yun naman po talaga yung original na patutin, yung duck na gagamitin. Kaya lang ito yung ginamit ko ngayon dahil hindi naman po medyo magkakalayo ang lasa ng native na manok sa karni ng pato or yung duck. So ngayon, gagamitan po natin ng toothpick para maisarap po natin. Ngayon pong naisira na po natin, lalagyan po natin ng seasoning dito sa labas. So ngayon, itatabi muna natin to dahil magsimula na po tayong mag-isa ng ating mga sangkap. Ngayon po, magpapainit po tayo ng oil dito sa ating kaldero. Yung tamang-tamang dami lang na mag-isa natin yung ating bawang at saka sibuyas. Yan, pagka mainit na po yung ating mantika, pwede na po nating igisa itong ating bawang.
Hintayin lang po natin na medyo mag-golden brown po yung ating bawang. Pwede ko na pong isunod itong ating sibuyas. Itong ating red bell peppers. So, kukuha po ako ng kalahati para maigisa natin. Yung kalahati, mamaya ko po siya ihalo pag malambot na po yung ating manok. Ngayon, pwede na po nating ilagay itong ating manok or yung kung pato man po yung gagamitin natin. Tapos, ilagay na po natin itong ating sabaw ng buko. Bali, ito po yung magpapalambot ng ating manok ngayon or yung pato. Tapos, isabay ko po itong pineapple juice. Yung juice lang po muna yung ihalo natin. Tapos, lalagyan po natin ng mga 1 cup itong Sprite. Tapos soy sauce. Yan, mga ganyan karami. Isasabay ko na po itong ating seasoning. Kunting paminta. Tapos kunting asin. Yan. Haluin muna natin. So ngayon, tatakpan na po natin para mapapalambot po natin. So ang gamit po natin ngayon ay pressure cooker. So mas mabilis lang po ito. After mga 10 minutes, bubuksan po natin para babalik na rin naman po natin yung kabilang side ng manok. Ngayon po after 10 minutes ay bubuksan po natin. So ngayon, babalik na rin na po natin siya para yung dito sa ibabaw naman po yung makaka-absorb ng ating sabaw. Ngayon po, ilalagay na po natin itong ating pinya. Ang tikman muna natin kung kulang pa ba yung kanyang lasa para madagdagan po natin. Parang matabang pa po siya, so dadagdagan po natin ng kunting asin. So yan, tatakman po natin ulit para mapapalambot po natin ng todo yung ating manok. Ngayon po ay i-check po natin kung talagang malambot na po yung ating manok. Ayan, malambot na. So ngayon, ililipat po natin siya sa ating kawali para
Mapapatuyo po natin dahil kailangan po natin na ma-reduce po yung kanyang sabaw. Ayan po, ililipat po natin dito sa ating kawali. Pati rin po yung kanyang sabaw. Lagay natin dito. Tinanggal ko na po siya sa ating pressure cooker para hindi po siya masubrahan ng pagkalambot. Baka maano po, madudurog po yung ating manok. Hindi na po siya magandang tingnan pagka sobrang lambot na po. Yan, patutuyuin po natin yan. Or yung hanggang sa mag-sticky po yung kanyang sauce. Yan po, nilipat ko po pala siya sa mas malaking kawali para matakpan po natin at mabilis po siyang matuyo. Ngayon po, medyo tumuyo na po yung ating sabaw. Pwede na po natin ilagay itong ating natira na red and green bell peppers. Yan. Malapit na po nating hahanguin dahil medyo nag-reduce na talaga yung kanyang sauce. Pero kung gusto nyo po na medyo may sabaw-sabaw po siya, pwedeng ganito na po. Pwede nyo na pong hahanguin. Masarap po pagka medyo may sauce pa siya para masarap po siyang i-partner sa kanin. Ayan. So siguro okay na to. Ready na to. Yan. Ililipat lang po natin sa plato or kahit anong lalagyan para ma-serve na or matikman na po natin. Ito na po ang ating patutin na ginawa ni Mama Yeps. Sana po ay subukan niyo ang recipe nito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!